Kumusta na kayo? Muli tayong magsasama-sama sa araw na ito sa panibagong episode ng ating online Bible class. Excited na ba ang bawat isa? Nandito ba kayo para matuto? Kung oo, tayo ay magsisimula na. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. So let's close our eyes, let's bow our heads, and let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Panginoon, magandang-magandang araw po. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na muli niyo pong binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng katalinuhan na sa inyo lamang po nagmumula, na nawa po, Panginoon, lahat ng aming mapag-aaral at maririnig mula sa inyong mga salita ay tumimo po sa aming puso at isipan. Kung may nakikita ka man pong kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami at nawa po ay patuloy na kayo po ang makita at mapupurihan sa bawat isa, Panginoon. Ang papurit po salamat ay binabalik po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa hapong ito, mga bata, ay meron na naman tayong makikilalang judge. Kung tatandaan nyo, noong mga nakaraang lesson natin, ay meron tayong mga pinag-aralang judge. Pero sa araw na ito, sino kaya ang panibagong ituturo ng Panginoon sa atin at ano kaya ang matututunan natin sa kanyang buhay? Kaya, kung handa na kayo, let's start! Oras na ng ating memory verse, isa sa mahalagang bahagi ng ating programa ay ang pagsasaulo ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, mga bata, na ang pagsasaulo ng salita ng Diyos ay mahalaga sapagkat dito natin nagagampanan ang kanyang mga ipinag-uutos. Kaya ihanda natin ang ating isip at ang ating puso para muli madagdagan ang ating kaalaman mula sa Biblia. At ang ating memory verse sa araw na ito ay ang Psalm chapter 4, verse 3. Katulad ng dati, babasahin muna ni Kuya ng dalawang beses and then pagkatapos nito ay sabay-sabay tayong magsasaulo ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo, mga bata? Yan! Tama yan! Dapat lagi tayong handa sa pagsasaulo ng salita ng Diyos. Okay, babasahin na ni Kuya. Ready? Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." One more time, sabi ng Biblia, Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." Alam niyo ba, mga bata, napakaganda ng ibig sabihin ng ating verse sa araw na ito. Ang ibig sabihin nito ay pinipili ng Diyos yung mga taong banal at yung mga taong sumusunod sa Kanya para gamitin niya sa Kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, mga bata, maganda na tayo ay nagagamit ng Diyos para sa Kanyang kapurian. Kaya magsikap tayo para piliin tayo ng ating Panginoon. At ngayon ay samahan niyo na si Kuya na sauluhin ang salita ng Diyos. Uulitin ko, ang pagsasaulo ng salita ng Diyos ay mahalaga. Okay, babawasan na ni Kuya at ang unang tatanggalin ni Kuya ay ang Psalm chapter 4 verse 3. So yan. Ito yung unang tinanggal ni Kuya, ang Psalm chapter 4, verse 3. Handa na kayo? Okay, ready? Read.
Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." One more time. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." At muli, babawas ako ng isa hanggang sa ito ay unti-unti nating masaulo. At ang pangalawang tinanggal ni Kuya ay ang "but know that." "But know that." Okay. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." Isa pa. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." At muli ay babawasan ni Kuya ng isa pa. At ang binawas naman ni Kuya ngayon ay ang "the Lord hath." "The Lord hath." Okay? Muli, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." One more. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." One more time. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." Ayan, tatlo na lang mga bata at saulan na natin ang verse sa araw na ito. Kaya muli ay babawasan natin ang isa para ang matitira ay dalawa na lang. At ang tinanggal ni Kuya ay ang "set apart him." Set apart him. Okay? Muli, basahin natin at sauluhin yung mga nawala na. Ready? Recite. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." One more time. Ready? Read. Psalm chapter 4, verse 3. The Bible says, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself." Okay, muli,
babawasan ulit natin ang isa pa, at ang natitira ay isa na lang. At ang tinanggal ni Kuya ay ang that is godly. That is godly. Okay? Ready? Read. Psalm chapter 4 verse 3. The Bible says, but know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. Isa pa. Ready? Read. Psalm chapter 4 verse 3. The Bible says, but know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. Ayan mga bata, tatanggalin na natin ang huling mga salita. At ito ay ang for himself. For himself. Handa na ba kayong sauluhin? I-recite ang salita ng Diyos? Amen! Okay, sabay-sabay natin i-recite. Ready? Begin. Psalm chapter 4 verse 3. The Bible says, but know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. Matthew 4:4, the Bible says, man shall not live by a bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matthew 4:4, the Bible says, man shall not live by a bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the God. Matthew 4 verse 4, the Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. 1 Corinthians chapter 15 verse 7, the Bible says, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15 verse 7. Ako'y sundalo ni Kristo, lagi akong handa, handa. Binabaril ko ang kaaway, beng, 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 lalo na ang may sungay. Ako'y sundalo ni Kristo, lagi akong handa, handa. Binabaril ko ang kaaway, beng, 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 lalo na ang may sungay. Hello sa inyong lahat. Oras na muli para sa pakikinig at pag-aaral natin ng kwento mula sa Biblia. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento natin sa araw na ito mga bata, tayo muna ay magbalik tanaw or magkaroon muna tayo ng review sa mga naunang judges na itinuro sa atin ng ating mga ate at kuya. Sige nga, alalahanin natin sino-sino nga ba at kung ano-ano ba ang kanilang ginawa para mailigtas ang bayang Israel mula sa kamay ng ibang bansa. So ngayon simulan natin, sino nga ang unang judge na ginamit ng Panginoon? Inyo bang naaalala? Ang unang judge na ginamit ng Panginoon mga bata, walang iba kundi si Otniel. Ginamit ng Panginoon si Otniel para ang bayang Israel ay palayain mula sa kamay ng hari ng Mesopotamia. At pagkatapos ni Otniel, sumunod naman, kilala nyo ba, nagsisimula sa letter E? Si Ehud. Si Ehud naman ang ginamit ng Panginoon
para palayain ang bayang Israel mula sa kamay ni King Eglon. Di ba si King Eglon, ang sabi ng Bible, ito ay mataba at ito ay napatay ito ni Ehud. At pagkatapos, ginamit ng Panginoon, sino sumunod? Si Shamgar. At ang sabi ng Panginoon, si Shamgar ay pumatay ng 600 na Pilisteo sa pamamagitan lamang ng ox gourd. At pagkatapos ni Shamgar, ginamit naman ng Panginoon ang 2 tao. Sino ito? Si Barak at si Deborah. Sila ay ginamit ng Panginoon para palayain ang bayang Israel mula sa kamay ni Jabin, si Haring Jabin, at sa kamay ni Sisera. At pagkatapos naman ni Barak at ni Deborah, ginamit naman ng Panginoon itong si Gideon. Tama? At si Gideon ang ginamit ng Panginoon para palayain ang bayang Israel mula sa kamay ng Midianites. At pagkatapos ni Gideon, ginamit ng Panginoon si Tola at si Jair. At pagkatapos ni Jola, ni Tola at ni Jair, ginamit naman ng Panginoon si Jephthah. At si Jephthah ay ginamit ng Panginoon para palayain ang bayang Israel sa kamay ng Moabites at sa kamay ng mga Ammonites. At pagkatapos ni Jephthah, sumunod naman ay 3 tao. At sino-sino itong mga taong ito? Walang iba kundi si Ibsan, si Elon, at si Abdon. Itong mga taong ito ang ginamit ng Panginoon para maging judge or mapamunuan ang bayang Israel, at ginamit itong mga taong ito para iligtas sila sa mga bayan or bansa na sumasakop sa kanila. Sa pagpapatuloy nga ng kwento natin sa araw na to, mga bata, alam nyo ba na ang bayang Israel ay muli na namang nasakop ng ibang bayan? At ang nakasakop sa kanila ay ang bayan ng Philistine. Bakit? Dahil nung namatay yung huling judge na ating binanggit, which is si Abdon, mga bata, sila ay bumalik sa mga dati nilang ginagawa, at ang sabi ng Bible, gumawa sila ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naman, hinayaan sila ng Panginoon na masakop muli ng bayang Philistine. Ganun pa man, mga bata, kahit hinayaan sila ng Panginoon na sakupin ng ibang bayan, ay may plano pa rin sa kanila ang Panginoon. At sa isang lugar nga na ang pangalan ay Sora, merong isang lalaki na nagngangalang Manoah. At itong lalaki na to ay meron siyang asawa. Ngunit may problema ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay hindi nagbubuntis dahil sa ito ay baog or barren. Pero isang araw, mga bata, may nagpakita isang anghel sa kanyang asawa. At sinabi ng anghel sa asawa ni Manoah, mga bata, na ang babaeng ito ay magkakaroon ng isang anak. At sinabi rin ng anghel kung ano yung mga bawal gawin sa batang ito. Kagaya na lamang na ang batang ito, na once na siya ay lumaki, bawal siya na painumin ng strong drink or alak sa Tagalog, mga bata. Sa panahon nila, bawal ibigyan ang batang ito sa kanyang paglaki ng alak. Hindi lamang yun, pinagbawalan din ng anghel na kumain ang batang ito ng maruruming pagkain. Alam nyo ba, mga bata, kung ano yung maruruming pagkain nila sa panahon na yon? Walang iba kundi yung baboy or karne ng baboy or yung mga isda na walang kaliskis at yung mga pagkain na inihahandog sa Diyos-Diyosan. Noong panahon nila, or sa panahon nila, ay marumiyan sa paningin ng Diyos. At ang isa pa, sa paalala ng anghel sa asawa ni Manoah, wag na wag madadaanan ng razor or yung panggupit sa buhok, ang buhok ng bata. Kasi ang sabi ng anghel, yung batang yan ay sa Panginoon. Sa panahon nila, tinatawag yun na Nazarite. Alam nyo ba, mga bata, sa panahon nila, kapag ikaw ay Nazarite, ikaw ay mahaba ang buhok. Kahit lalaki ka, ikaw ay mahaba ang buhok. Ibig sabihin, yun ay sila ay pinili ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay pinili ng Diyos para i-separate
Ano? So, yun ang handog or bow nila sa Panginoon nung panahong yun. Ngayon, sa panahon natin, mga bata, hindi magandang tingnan na ang lalaki ay mahaba ang buhok. Pero sa panahon nila, bakit hindi mali yun? Kasi kasama yun sa kostumbre nila, mga bata. Or sa pamumuhay na meron sila. Pero sa atin, mga bata, hindi naman yun kasama sa ating kostumbre, kaya hindi maganda na mahaba ang inyong buhok. Ano? So, yun yung mga ipinagbawal nung anghel doon sa asawa ni Manoah. At pagkatapos nga na mag-usap ang anghel at ang asawa ni Manoah, ang kanyang asawa ay dali-dali na pinuntahan itong si Manoah. At kanyang ikinuwento ang nangyari noong araw na yun. Kanyang sinabi, ako ay kinausap ng isang lalaki at sinabi sa akin na ako ay magkakaroon ng isang anak. Ngunit ang sabi niya rin, hindi ko pwede itong painumin ng alak, hindi ko ito pwedeng pakainin ng maruruming pagkain, at hindi ko daw pwedeng paggupitan or gupitan ang batang ito. At nang marinig nga ito ni Manoah, mga bata, siya ay nanalangin sa Panginoon at kanyang sinabi, Panginoon, nawa ay muli naming makita ang lalaking iyon at makausap siyang muli para mas lalo pang malaman kung anong dapat gawin sa bata na ipaglilihi ng aking asawa. At pinakinggan nga ng Panginoon ang panalangin ni Manoah. At muli, nagpakita nga ang anghel sa asawa nito. Pero sa pagkakataong ulit yung mga bata, hindi niya kasama ulit si Manoah. Kaya naman, nung nakita ng babae yung lalaki na kumausap sa kanya, siya ay dali-dali na tumakbo papunta sa kanyang asawa at kanya itong sinundo at sinabi, yung lalaki na nagsabi sa akin na ako ay magkakaanak ay muli kong nakita. Kaya naman, nung marinig ito ni Manoah, siya rin ay biglang napatakbo din pasunod sa kanyang asawa. At sila nga ay tumakbo hanggang sa makarating doon sa anghel. At tinanong nga ni Manoah ang anghel. Tinanong niya ang anghel kung tunay ba na magkakaroon sila ng anak. At ang sabi nga ng anghel kay Manoah, tunay ang bagay na yan, kayo ay magkakaanak. Ngunit, yung sinabi ko sa iyong asawa ay inyong gagawin. At ano nga mga bata, yung sinabi ng anghel na dapat iwasan para dun sa bata or hindi dapat gawin ng bata sa kanyang paglaki or ibigay dun sa bata, mga bata. Ano nga yun? Bawal ang bata ng alak, bawal ang bata ng maruruming pagkain, at bawal na magupitan ang bata, mga bata. Diba yan yung mga ipinagbawal ng Panginoon? Dahil ang sabi ng anghel, siya ay Nazarite. Ano nga ang ibig sabihin ng Nazarite? Siya ay pinili ng Diyos para iihwalay sa mga maruruming bagay. At pagkatapos nga na ipaalala ng anghel ng Panginoon ang mga bawal sa bata, ay inimbitahan ni Manoah na tumigil muna pansamantala ang anghel. Ngunit ang anghel ay hindi pumayag at ang kanyang sinabi, ikaw na lamang ay magandog sa inyong Panginoon. Ngunit humirit ulit itong si Manoah at kanyang tinanong, ano po ang inyong pangalan? At sinabi ng anghel, hindi mo dapat malaman ang aking pangalan. Ito ay sikreto. At nang marinig ito ni Manoah, siya ay pumunta upang kumuha or pumunta sa kanyang kuhanan ng panghandog sa Panginoon at kanilang inilagay ito sa bato upang ihandog sa Panginoon. At ang sabi rin ng Bible, mga bata, ng pagkakataong iyon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita ng isang kamanghamangang bagay. At ang handog nga ni Manoah ay kinalugda ng Diyos. At ito ay nagkaroon ng apoy. At habang ang handog nila ay nasusunog, laking gulat nila, mga bata. Dahil yung tao na kausap nila ay bigla na lamang nagtungo papunta sa langit. At alam nyo ba, mga bata,
si Manoah at ang kanyang asawa ay napatira pa dahil sa takot. Dahil noong mga oras na yun, hindi nila alam na isa palang anghel ang kanilang kausap. Kaya naman mga bata, sila ay napadapa at sinabi ni Manoah, mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos. Pero ang sabi ng kanyang asawa, kung kalooban ng Diyos na tayo ay mamatay, dapat ay namatay na tayo. Pero hindi. Ang nangyari, narinig natin ang magandang balita at ang ating handog ay tinanggap ng Diyos. Kaya naman, si Manoah ay narelax sa sinabi ng kanyang asawa. At pagkatapos nga ng mga bata, hindi na muling nagpakita ang anghel. At pagkaraan ng ilang panahon, naglihi nga ang asawa ni Manoah at pagkaraan ng ilang buwan, ito ay nanganak or ipinanganak nga ang isang batang lalaki. At ang batang ito ay nangangalang si Samson. At sinabi din ng Biblia mga bata, ang Espiritu ng Diyos ay na kay Samson. So ngayon mga bata, napakinggan natin ang kwento patungkol kay Samson. At ang sabi nga mga bata, si Samson ay isang Nazarite. At ano nga ang ibig sabihin ng Nazarite? Pinili ng Diyos para ihiwalay sa mga karumar-dumar na bagay or mga hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos. Kaya nga ipinagbawal ng Diyos ang alak, pinagbawal ng Diyos ang maruming pagkain kay Samson at ang magupitan si Samson. So ngayon mga bata, sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay nagsisino ng iyong kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw din ay isa na sa Panginoon. Ngayon, ang nais ng Panginoon mga bata, tayo rin ay umiwas sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Ngayon, bilang isang bata, talamak ngayon sa mga bata ang palamura. Nawa sa inyo ay hindi masumpungan ang maging palamura dahil hindi natutuwa dyan ng Diyos. Isa pa mga bata, yung sumasagot sa mga magulang na dapat naman mahinahon ang pagsagot pero ang nangyayari pabalang at pasigaw. Dapat ay hindi yan masumpungan sa atin. Lalo na kung sinasabi mo na ikaw ay pinili na ng Diyos. Kung ikaw ay sinasabi mo na nagsisi ka ng iyong kasalanan at tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Dahil ayaw ng Diyos, ang sabi ng ating memory verse, ang Panginoon ay pinili niya yung para sa Kanya. Yung mga godly. Yung mga maayos, yung mga righteous, ano mga bata? So, ganun din sa inyo. So, kung paanong si Samson ay pinili ng Diyos, iniwalay ng Diyos para sa mga hindi magagandang bagay, ganun din sa inyo, ganun din sa atin. Iwasan natin yung mga karumal-dumal at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Ano pa yung ibang example? Kung ikaw ay nandaraya, hindi rin yan kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kung tayo ay nangaaway, ay hindi rin kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. So mga bata, patungkol dyan ang kwento ni Samson. Ano? So ganun din sa ating buhay, kung ikaw ay nagsasabing nasa Panginoon na, dapat nating iwasan yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So hanggang dyan na lamang tayo mga bata. Salamat sa inyong lahat. Paalam!
mula sa kwento ni Kuya Jeric ay ating nakilala ang judge na walang iba kundi si Samson. At nakita rin natin kung paano ibinigay ng Panginoon si Samson sa kanyang mga magulang. O diba nung Bible times, talagang bumababa pa ang anghel para magbigay ng mabuting balita. Pero ngayon, nasa atin na ang Biblia para mabasa natin ang mga salita ng Panginoon. Kaya mga bata, sa mga susunod nating mga lesson, tingnan natin kung ano nga ba ang mangyayari pa sa buhay ni Samson. Maganda kaya ang kanyang kahahantungan? Pangit kaya? Ano kayang mangyayari sa mga Israelites? Diba mga bata, mahalaga na tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lahat? Yun ay ang matiyak nyo na kayo ay pupunta sa sangkalamitan. Paano? Yun ay matitiyak mo lamang kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at kung ikaw ay mananalig sa Panginoong Jesus ng iyong buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag mo nang sayangin ang oras mo dahil tingnan mo sa panahon ngayon, marami nang kinukuha ang Panginoon, marami nang binabawian ang buhay. Dahil hindi natin tiyak ang buhay, dapat ay matiyak natin ang langit. Kaya sa ating pagtatapos, tayo ay mananalangin na. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa inyong mga tinuro sa amin sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga po na kayo ang dakilang Diyos na gumagawa, Panginoon, ng lahat ng miracles na hindi namin inaasahan. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil meron kaming online Bible class. Maraming salamat sa mga supportive na mga guardians at mga magulang, Panginoon, na inaalaw nilang kanilang mga anak na makapakinig at makapag-aral ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang bawat bata kasama namin sa oras na ito, sila po ay lumaking may takot sa inyo, Panginoon, at patuloy ka po nilang makilala at lalong-lalo na po, Panginoon, ay magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan. Muli niyo pong pagpalain, Panginoon, ang mga natitirang oras sa araw na ito, Panginoon, at muli namin tinataas at pinapupurihan ang inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. O, sa isang linggo, magkita-kita muli tayo para sa ating panibagong episode ng Online Bible Class. See you again! Bye!